And yon, what's up mga kamaster? Ako naman po ito si Bart Portea. Welcome dito sa ating channel kung saan ay nag-uusap-usap tayo ng mga hiwagat na nagaganap sa ating mundong ginagalawan. O kaya naman ay nag-uusap din tayo ng mga panaginip na ating naranasan. Kaya mga kamaster, ikaw ba ay nanaginip na tungkol sa kuko? Yan, mga kuko sa kamay natin o kaya kuko sa paa natin. Ano ba ang ibig sabihin nito? At ano ba ang pinapahihwating nito? Swerte kaya ito? Atin siyang alamin. Alright. So ngayon, ang managinip ng mga kuko ay simbolo ng mga saloobin at damdamin tungkol sa iyong pagpapahalaga sa sarili, pagtitiwala, mga nagawa at mga imahe sa sarili. Ang kalagayan ng mga kuko ay sumasalamin kung paano ang mga positibo o negatibong pakiramdam tungkol sa iyong sarili. Ang panaginip ng pagkakaroon ng mga kuko, ganap na tinanggal, simbolo na walang paghahalaga sa sarili. So mga master, no, kapag ikaw daw ay nagkaroon ng maduming kuko, ito ay sumisimbolo ng ikaw ay poor sa kalinisan. Ito ay sumisimbolo sa hygiene ng mga tao, no? Kaya kapag nakakita ka ng tao na madumi ang kuko, ay instantly ay siya ay madumi sa kanyang katawan. Hindi naliligo o bihira lang talaga siya magsabon. Kaya naiipon ng mga libag sa kanyang katawan. At pag kinamot niya to ay mapupunta sa kanyang mga kuko. So ito ay hindi, ang sumisimbolo nito ay hindi pagpapahalaga sa sarili. So isipin natin mga kamaster na in your waking life, sa iyong sa iyong mga trabaho, ay pinapahalagaan mo ba ang iyong trabaho? Dahil mga kamaster na, ang trabaho ay sumisimbolo ng iyong sarili. Yun ang ibig sabihin nito. Okay. Ang iyong tiwala ay ganap ng hukbo. Kailangan mong magtiwala sa iyong sarili para sa iyong kinabukasan. Ang managinip ng tungkol sa kuko ay simbolo ng determinasyon na pagpapahalaga sa sarili batay sa mga aspeto ng iyong buhay na hindi madaling mapansin ng iba. Mga bagay na ipinagmamalaki mo sa partikular. Isang salamin kung gaano ninyo mahalagang malaman kung paano ito gagawin nang hindi ito ipinapakita. Ang kuko ay maaaring sumasagisag sa sariling pananaw tungkol sa kung anong kagaling, katalino, makapangyarihan, kayaman ang iyong pakiramdam. Ang managinip nang pagpipinta ng iyong kuko ay simbolo ng magandang pakiramdam upang mapansin ng iyong mga kakayanan o mga bagay na ikaw ay ligtas tungkol sa isang malakas na pakiramdam ng tiwala na ikaw ay masyadong mahusay, sapato at paraan ng iba pa ay gawin. Ito ay mga kamaster na sabi sa tala, ay ang kuko ang sumisimulo sa kung level ng iyong kagalingan din, dahil ito ay pagmamahal sa sarili kung paano mo tignan ang iyong sarili. Makamasa, no? Paano mo ba tignan ang iyong sarili? Ito, ikaw ba ay mababa ba? Humble ba? Low profile ba? O sinasadya mo lang na maging low profile sa iba para sa ikakabuti ng iyong sarili? May mga tao din naman na napakataas o hindi mo na makuha yung kanyang ugali dahil sa taas ng kanyang ambisyon o pangarap. Yun ang mga tinatawag natin, baka napakayabang na nito, pero bukod sa kanyang pag-ugali ay hindi natin alam kung ano ba ang nilalaman o kwento ko sa kanyang mga ugali.
Okay? Ang kuko ay simbolo ng pagpapanatili o proteksyon sa isang ligtas na aspeto ng iyong buhay. Ang tiyakin na ang isang bahagi ng iyong buhay ay lubos na tiwala sa iyong ligtas. Ang tiyakin ng iyong reputasyon, makasanayanan o kabuhayan ay hindi kababawasan. Tiyakin na hindi nakikita ng iba ang kanilang mga kapintasan. Ang managinip sa kuko ay simbolo ng potensyal na para sa puot. Kapag gusto mong makapinsala, positibo, kuko, sumasalamin sa kanyang pagganais upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Negatibong kuko, maaaring sumasalamin sa isang nangailangan para sariling pagtatanggol. Maaari din itong maging palatandaan na kailangan mong maging maingat sa iyong mga kilos kung anuman ang sabihin ng tao. Halimbawa, sa isang lalaking na naginip na may suot na guwantes na kuko sa kanyang mga daliri. Sa tuwing na buhay ay siya ay pinagkaluno ng kanyang kaibigan at maingat niyang iniisip ang lahat ng bagay na naibabalik sa kanya. Well, mga ka-master, na may mga negatibo at positibong pananaw ang meron ito sa panaginip. Ayon ito kanina sa aspeto ng buhay na meron ikaw. Okay? Sa kung gaano mo tinitingnan ng iyong sarili, kung gaano ba kagaling, ang katalino, mga nalalaman natin, sa aspeto ang paano mo tignan ang mundo. Negatibo o positibo? Yun ang dapat nating isipin. Okay? Ang managinip tungkol sa kuko o makapangyarihan ng simbolo at kakayanan upang ikaw ay maging karapat-dapat at maging pakipakinabang din sa iba. Ang iyong talino at talino, iyong talento, ay siyang magiging pakipakinabang para sa mga mararami. Dahil din dito ay maraming mga potensyal na pwedeng mangyari, tulad ng pwedeng maging mag-promote ko sa trabaho. Basta panatiliin nating ipagbungahin yung mga aspeto na yon sa buhay, talino at yung mga kakayanan natin. Alright. So yun, mga ka-master, ang ating topic ngayon tungkol sa kuko. Kung kayo ay may katanungan, question, ay mag-comment lamang kayo sa baba at atin niya pag-uusapan. So by the way, ako na si Bert Portaya, and see you sa mga susunod natin mga kwentuhan. Bye-bye!